Ay, isa ka na dyan, kuya. Ito lang yung na, medyo kaya natin. Malaking bagay na to. So, mapagpalang araw, mga kapinas. Dito po tayo ngayon, nag-ikot-ikot para may mapabutan ng kunting biyaya. Ito ako si kuya. Ang lokal. Kuya, ano yan? Ano yan? Kaya kuya, may ibibigay na ako sa'yo. Itabi mo nyo. Itabi nyo, baka maano, sagasaan. Dito, kuya. Nangangalakal kaya? Ano yan? Mga bakal ang hinahanap nyo? Kung ano yung meron. Lahat ng klase ng kalakal? Okay lang kuya, nakabidyo tayo? Ha? Okay lang, nagbidyo tayo? Nagbidyo tayo? Oo. Para ano yan? Naghanap po kasi ako ng ano, yung na mapapaabutan ng kunting ano ba, biyaya. May bibigay lang ako sa'yo kahit ano man lang, bigas. Ano yan, araw-araw niyong ginagawa yan kuya? Taga rito lang kayo? Kunting lang. Ha? Kunting lang. Do, sa, dito? Oo. Kapampangan kayo kaya? Bicol. O Bicol kayo? Saan sa Bicol? Lupe. Ano pa? Lupe. Lupe? Camarinesor? Oo. Ito, Bisaya yan. Kasi kuya, taga Bicol din po ako eh. Kaso ano ako? Sursogon? Oo. Halos? Halos magkaiba na yung salita natin oh. Hindi, pareho. Parehas ba? Mag Bicol ka nga kung maintindihan ko. Anong maram yung itataw mo si kuya? Oh, sa amin, ano yon? Anong pangalan mo? Anong pangalan? Eh, anong aran itatao mo sa kuya? Ah, ako, nagbablog ako kuya. Tapos, nagbibigay ako ng kunting ano, biyaya. Yung ano, anong aran? Ang aran? Anong aran? Saan? Saan? Hindi, ibig ko sabihin. Anong aran? Ano yung ibibigay mo? Ah, may kunting bigas ako dyan, kuya. Yun, anong aran? Ah, ano? Halos magkaiba? Yung salita niya? Oo. Malapit kayo sa Bisaya. Oh, halo-halo yung salita namin eh. Ano? Bisaya, Bicol. Tawag Bisacol. Ano lupi sa Bicol? Pure Bicol. Pure Bicol kayo, ano? Naga. Matagal na kayong dinakawi sa Naga? Tagal na? Bibilang na ako ng taon dito. Para dito na ako tapos. Ay, wag naman kuya. Pero may mga kapatid kayo doon? Dito. Sabi ko, meron isa. Isa na lang kapatid nyo? Isa ako. Ay, ilang taon na kayo kuya? 51. 51? Bata po. Baka hindi lang ako isa. Ha? Baka hindi lang ako isa. May asawa pa kayo? Wala. Ah, wala lang kayo asawa? Pero may anak kayo kuya? Ay, wala nga asawa, mag-anak pa. Hindi, ibig sabihin ko kuya, hindi kayo nakapag-asawa? Sulo lang kayo dyan. Dyan yung kapatid ko isa, babae. Oo. Kasi yung kapatid namin, anak. Pero may pamilya yung kapatid mo dyan? Wala. Wala rin? Wala. Iwalay sa asawa? May anak din? Wala. Kayo lang dyan sa isang bahay? Oo. Ano yun? Naungupahan kayo kuya dyan? Ah, ganda no, may sarili kayong hindi kayo naungupahan. Ibig sabihin kuya, ito lang yung hanap buhay niyo. Araw-araw yon. Nag-uumpisa pa lang yata kayo kuya? Ano yan? Pag naibinta nyo, para saan naman? Gagamitin nyo sa... Yan, gagamitin ko sila. Ah, pag nabinta nyo, ibibili nyo ng so, ano dyan? Tira. Ito? Ah, iano mo? Tataas? Ano yan, kuya? Nakakaraos naman sa araw-araw? Wala kayong ibang pinagkakitaan yan? Ganito lang talaga? Hindi lang talaga ako pag... Alam, pag wala akong ginagawa. Ilang taon na po kayo dito sa ano, Pampanga? Ay, bata ako. Oh? Pero kami
dati sa ano, cruising. Paano po kayo napunta dito? Yung kapatid namin, nag-abroad. Taga? Nag-abroad. Ah, nag-abroad. Tapos? Umuwi sila sa North Carolina. Tapos dinala kami dito. Ah, kayo ang nakatira sa bahay niya? Abroad yung kapatid niyo? Yeah, si Jan, abroad. Ah, nasa abroad siya ngayon? Di, ibig sabihin, nagsusustento sila sa inyo? Okay. Kasi sinusustento niya, yung alaga niya, mga aso. Hindi yung tao. Hindi kayo? Hindi. Pero yung aso nandyan sa inyo? Oo. Sabi tayo ko dito sa medyo malilim. Pasensya na kuya. Bakit naman hindi kayo kasama sa ano? Sa sustento? Wala. Kaya nga ko yun. Wala ka lang. Ay, ganun? Ilan ba yung alaga niyong aso dyan? Tatlo. Yun lang yung pinadadala ng ano, ang suporta sa aso. Hindi kasama yung sa inyo? Hindi. Sa tubig, sa kurente. Sa kanya. Ah, ibig sabihin, yung sa pagkain, sa inyo na, sarili nyo na. Yung mga aso, sila dito lang sa mga alaga. Okay lang sa inyo yun naman. Okay lang ko. Isang tatlo ko lang yan. Kain na ako. Basta may pagkain lang. Eh, hindi na malugan. Sino ang mas matanda sa inyo doon sa kapatid mo nasa abroad? Pinakamatanda. Oh, ikaw? Hindi. Oh, siyempre pinakamatanda. Ano ko niya? Siyam. Siyam kayong magkapatid. Tapos yung iba nasa Bicol. Oo. Yung iba naman sa Manila. Wala ka nang balak umuwi ng Bicol? Bakit? Wala ba kayong ano doon? Yung hanap buhay na maano doon? Ano lang hanap buhay doon? Maswerte nang magkaroon ka ng 50 pesos doon. Oh? Di ba yung hanap buhay doon sa mga ano? Kuprahan? Oo. Lapak mo na yung kamay mo. Hindi ba nag-ano doon ng kuprahan yung kapatid mo? Dito lang talaga sila? Sila, lagay ko ayaw nga namin. Marami ako doon eh. Ah, naintindihan ko kaya. Oh. Pero may ano kayo doon? May mga lupa din kayo doon? Dati, eh kasi yung tatay namin, ayun na, hindi na namin alam. Hindi na kasi masabi. Wala watak ko na kami noon eh. Wala yung tatay. Eh yung kapatid mo na kasama mo dyan, ano naman ang trabaho niya? Yun lang aso. Ah, nag-aalaga ng aso? Di, ibig sabihin, dahil siya ang taga-alaga, may ano rin siya, swildo sa kapatid niyo. Wala. Wala talaga? Paano yung pagkain niya? Ikaw na ang sagot mo na. Eh yun, sa kanya niya, pagkakari siya ng kain ng aso, kasama na siya. Ay, ganon? Sa akin. Ah, magkaiba yung ano niyo, budget. Kinumal ko siyang kumakain, Hindi kaya kumakain sa bahay niyo? Saan ka kumakain? Tindahan. Ah, sa ano lang? Sa pari? Turo-turo? Tapos yung kapatid mo, nagsasayang doon. Pag nagsayang siya na para sa aso, kasama na yun sa kanya. Ay, parang bakit ganun yung ano sitwasyon nyo? Ibig sabihin noon, hindi kayo magkasundo ng kapatid nyo na nasa abroad. Ano mo nasabi mo sa kanya? Baka may gusto kang sabihin sa kanya. Ay, wala. Wala naman siya sa akin. Kaya lang ako, kinuha niya ako dyan pa magtao. Tao lang? Walang usapan na sa sahurang ka? Basta libre lang bahay. Eh, alam naman niyang wala kang trabaho. Bakit hindi kanya... Alam niya na lang ang wala ka lang. Alam niya talaga na ganyan na ang anak buhay mo? Dapat maunawaan niya yun eh. Dapat nga. Dahil alam niya pala yung sitwasyon mo dito, dapat. Kaya binigyan ka na lang sana ng kahit puhunan lang ano. Magtinda-tinda. Ay, mamamahalan sana. Kawawa ka naman kuya. Parang iniisip ko matulis ka niya eh. Hindi kami oo nga, kasi yung ganung sitwasyon, lalo na umalis pala siya rito, alam na niya yung kalagayan mo.
Ano? Pagalis yan. Eh, ganun pala yun. Wala naman kayong samahan ng loob bago siya umalis. Nawala. Eh, yung bike nyo, kuya, sino ang bumili niyan? Ano kaya ang bumili niya? Anak, ay, ano ba? Papabili nga ko, ayun. Sino ang bumili nito? Ako. Ay, ikaw na mismo? Pinag-ipunan mo? Papalitan ko ng ano yun. Yung anak buhay ni kuya, yan o. Oh. Baka mapanood to ng kapatid mo kasi na i-upload natin to sa YouTube bago mapanood. Baka may gusto kong sabihin sa kanya, kuya. Wala. Wala talaga? Wala. Ano ko sabihin sa kanya? Wala din sa kanya. Baliwala din. Ay, ganon. Hindi siya nagtumatawag sa inyo? Tumatawag sa inyo? Sa kapatid mong isa lang. Wala. Anong pangalan niyo pala, kuya? Alvin. Ilang taon na po kayo? 51? Pero parang ang lakas-lakas niyo pa, kuya, no? Hindi, may pinag-upilis ang mabigit. Saan kayo banda dito? Sa Golden Land. Golden Land? Ibig sabihin, subdivision ang tirahan mo? Oo, subdivision. Hindi gagawin yan, hindi lang matapos. Kasi yan ang nagawa. Naulo. Ang mga materialis na pinag-ibigay. Ah, nakuha ko na yung ibig sabihin ng kapatid mo. Ibig sabihin, libre na kayo tirahan, bahala na kayo sa pagkain nyo. Ganun lang. Parang masaklap naman na, kuya. Kasi siya ang medyo nakakangat sa buhay. Tapos kayo ang nag-ano ng bahay niya, dapat tulungan din kayo. Masaklap ang ganyang ano, kuya, no? Parang masakit sa dibdib din, ano? Ayun na, parang iniisip ko na hindi niya kami kapatid eh. Oo nga, sa ganung kalagayan, ano? So, talagang ito na yung pinakahanap buhay nyo, wala nang iba. Paano yan, kuya? Pag halimbawa, hindi natin masabi, medyo umina na tayo, paano yan? Saan kayo, ano yan, dyan talaga? Hindi na kayo uuwi ng Bicol. Kasi ang sinasabi ng iba, kung tutusin daw, mas maganda daw sa probinsya. Maganda kung may lupa. Kung may sarili talaga, no? Pero pag wala kang lupa doon, gutom. Gutom din, ano? Dito, at least, nasanay na kayo sa ganitong... Ano? Kahit kanya lang, kahit yung daan lang. Isang takbo mo. May na ng dalawa daan. Dito? Okay na sa inyo yun. Sabagay, wala naman kayong pamilyang yun. But parang malungkot kayo pagka pinag-usapan yung ano nyo ng yung kapatid mo. Hindi talaga kayo magkakasundo. Pero at least, ano, linibre kayo ng tirahan. Okay na rin yun, no? Kaysa sa mangupahan. Kayong hindi ka nakakasama. Opo, tama. Kumbaga, sip ang inyong ano, pagtulog, no? Kasi yung iba dyan, wala nang matulogan. Tapos, kung saan-saan lang nakatira. At may nakita na kasarado dun. Walang iga. So, ito kuya, may ibigay lang ako sa'yo kung sana katulong sa'yo. Bigyan ko si kuya ng bigas. Ha? So kuya, bigas. Sana makatulong sa'yo, kuya. Kaya sa kanan, naabala ko yung ano mo, ano buhay mo. Saan kita matatagpuan dito sa ano? Golden Land? Merong rescue lang dyan. Merong baby doon. Kilala ka doon? Oo. Nanonood ako ng baby. Ano nga pala yung ulit yung pangalan niya? Alvin. Pahinsa ka na dyan, kuya. Ito lang yung medyo kaya natin. Malaking bagay na to. Nabahala ko yung hanap buhay mo. Sige, kuya. Ingat ka.
Ano yan, mga ngalakal ko ulit. Uuwi ko na muna. Ba? Uuwi ko na muna. Ah, oo. Para mabutas yung mga sayang. Dahil malapit lang naman ano. Sige kuya, ingat ka. Salamat ha. Magkababayan pala tayo eh. Sige kuya, ingat. Yan si kuya oh. Hanap buhay niya ano. Nangalakal din. Tapos sa subdivision siya nakatira dahil well, sila daw ang tao dun sa bahay ng kapatid niya nasa abroad. Pag-alibre lang sa tirahan. Sige kuya, salamat. Sige, ingat ha. Yan o, kuya. Medyo kawawa din ang kalagayan eh. Kuya, mga kapinas. Kumbaga, yun, ganun lang. Sila ang nag-alaga ng bahay. Tapos dalawa silang magkapatid na nakatira doon. Pareha sila walang asawa. Tapos magkahiwalay pa sila sa kainan. Siya daw, kumakain na lang sa mga ganyan, mga turo-turo na pantin. Tapos yung magbinta ng kalakal, doon na siya kakain. Tapos yung kapatid naman doon, yung isang babae, yung sasayang daw, kasama na yung budget sa ano, yung mga alagang aso. Parang napakalungkot din ang kalagayan ni kuya dahil nung umalis daw yung kapatid niya na nasa abroad, alam na daw talaga no na ang hanap buhay niya na ngalakal. Tapos siya ay ano na, 51 years old. Wala, ganun talaga ang buhay mga kapinas. Minsan. Ay hindi pagkakaunawaan sa magkakapatid. Kaya ganun ang buhay. Pero nagsisikap si kuya para sa sarili niya lang. Wala naman kasi talaga siyang pamilya na inubuhay, sarili lang niya, wala siyang asawa, walang anak. Ayaw na niya umuwi ng Bicol dahil wala naman daw silang lupa doon na paghahanap buhayan niya. Kaya dito na lang daw sa hanggang sa isa daw ay mawala, sabi niya kanina, nabanggit niya. So paano mga kapinas, hanggang dito na lang. Ang importante ay napabutan natin si kuya ng kunting biyaya. Napakalaking bagay na daw sa kanya yun. So nandito na lang mga kapinas. Maraming salamat po sa inyong panonood. God bless po. Mga kapinas, ingat po tayo sa araw-araw.